Okay, good morning mga ka-SF, mga ka-Ibon, kamusta kayo? Okay, so ito, papunta tayo ngayon ng loft. Mukhang hindi na ako maglo-loft fly kasi kanina bago ako umulis ng bahay, medyo maganda panahon pero makulimlim lang. Pero this time, nag-start ng mambon. So, simula Wednesday, Thursday, kahapon, no? Wala tayong loft fly. Tingin ko mas maigi muna na i-hold over lang muna natin yung mga ibon natin kasi mahirap, baka sipunin sila, mahirap kasi isa lang yung loft natin tsaka yung paggagamot, mahirap yan kasi pagka mga ibon, maghahawa-hawa. O nga pala mga ka-SF, mga ka-ibon, birthday na ng aking bunso na si Paul Andre. Magpa-5 years old na siya. And sana suportahan yung aking YouTube channel, Paulo Salazar, SF Vlog 2007. Mga ka-SF, konting suporta lang, no? Maraming salamat sa bago natin subscribers and sa mga sumusuporta. And then, yun lang. Sana sa mga bago kong ka-SF, sana bumisita kayo sa akin page. Kami, no? Tayong content doon, yung mga daily loft activity natin, then yung mga past races, training na ginagawa natin, kung kailan ako nag-start ulit maggawa ng loft dito. Yun lang. So mga KSF, thank you ulit. So update lang tayo regarding sa race, no? Naglabas kahapon ng naglabas sila kahapon ng news regarding sa training. Hindi ko lang alam kung ilang clubs yun, pero mga nasa 15 clubs din ang naglabas ng list kung sino lang allowed na mag-training inside NCR. Outside NCR, hindi ako sigurado kung papayagan sila or kung yung mga outside NCR, outside perimeter, magkocross sila, magdadala sila ng ibon sa ibang club. Hindi ko lang alam kung papayagan. Pero kung ako sa inyo, huwag na kayong mag-take chances kasi baka, alam mo na, mayroon silang mga orders inside the boundaries at mahuli ang mga ibon nyo. Baka alam nyo na, mag-confisca yan, mahirap na. So ganun lang mga ka-SF, update na lang sa magiging update ng North Race inside the NCR. And sa labas ng NCR, ewan ko lang kung paano magiging decision. So paano mga ka-SF, dito na ako sa love, update na lang ako pagdating ko dun sa ibon na natin. Okay, bye bye. Okay, line breeding ng Vicente Meducci ko. Malaki na siya. Ito yung aking backup. Buti na lang, meron ako nasuksukan. Okay, sir, mga kaibon, dito tayo ngayon sa loft, no? So, hindi tayo magpapalipad ngayon kasi yung panahon, no? Medyo makulim yan. Tapos, nag-uumpisa na rin umabot. Mas mabuti na yan na yung ibon natin safe. So, yan. Kung mapapansin nyo yung mga ibon natin, may iba, kalmado na sila pag kumakain. Nasasanay na sila. Yung iba, medyo maligalig pa talaga, no? Parang, hindi sila makontento sa isang lugar. Ayan. Pero yung iba, mapapansin mo, tahimik. Ano lang sila, kalmado lang sila, kumakain lang sila sa isang lugar. Ayan. Okay. Ayan. So, yan lang mga KSF.
yung usual na ating maintenance, yung ating oregano, garlic oil, garlic powder, tapos nagbibigay ako ng sunflower oil as binder. Sa ngayon kasi nasa molting stage sila, so binibigyan natin sila ng magandang suporta para maging silky at the same time mas mabilis mag-build ang kanilang katawan. Okay, kasi napaka-importante lalo na yung loft natin hindi naman ganun kalakihan, para maiwasan natin yung pagdumi-dumi dun, yung dumi nila, no, didikit dun sa balahibo. Okay, ayan. So far, mga ka-SF, lahat ng ibon natin dito sa Flyers Loft, halos lahat lumilipad na. Pero meron lang akong stock bird. Siguro, mga 7 na lang. Ang plano ko, ibaba sila pagka nag-umpisa na talaga sa mag-ranging, mag-grouping na sila. Okay. Kasi mahirap pag nagbukas tayo ng ating bilaran, baka sumama. Okay. Okay, maya-maya ulit mga kayas, pagbalis na ako. Ito lang naman ang activity natin ngayon. Magpapakain lang tayo ng ating mga ibon. Wala silang ranging ngayon. And then, hold over lang sila sa loft natin. Okay, mga kayas, mga ibon, mamaya-maya na lang ulit. Update ako. Okay, mga ka-SF, mga ka-Ibon. So, tapos na ako magpakain. Wala tayong loft fly activity ngayon. Nag-obserba lang tayo ng mga ibon natin. Tinitignan natin pagka yung kilos nila. Kung nakaupo sila, tapos pipikit-pikit ng mata. Titignan natin kung mamaya mayroon silang formation ng canker, or may sipon, o may halak. Ganun lang. So, bigyan din natin ng time, ma-obserbahan natin ang mga ibon natin bawat isa. So yun yung pinaka best way para ma-evaluate natin kung anong condition ng mga ibon natin. So mahirap kasi pag madami sila, hindi natin napapansin pala merong may mga iniinda sila. Okay, so sa pagkakunti lang din ng ibon, mas mabilis natin ma-obserbahan at saka madali natin malaman kung sino yung may mga iniinda. Ganun lang mga ka-SF. So sana sa ganung pag-oobserba or sa pag-evaluate, mas madali natin malalaman kung sino yung may mga sakit. Okay? So at least once a week mga ka-SF, bigyan natin ng time na ma-check yung mga ibon natin, para at least mas madali tayo makapaggamot kung meron man silang sakit, kung kailangan natin sila i-isolate natin. Ganun lang mga ka-SF. So paano mga ka-SF, yun lang ang activity natin ngayon. Wala tayong loft fly, hold over lang sila sa loft natin, dito lang sila para makapag-relax. Okay, so almost 3 days na silang hindi lumilipad. Pero hindi ako sigurado kung yung Wednesday nakapagpalipad ako. Kasi nung Wednesday parang maaga kami, nagpakain lang yata ako. Then Thursday same din. Okay mga ka-SF, mga ka-Ibon, nag-uumpisa na umulan, baka lumakas, mahirapan ako pumunta ng sasakyan. And thank you ulit sa pagsubaybay at pagsuporta. Okay mga ka-SF, God bless sa inyo. Bye. Kasi mga ka-ibon, ang lakas ng ulan. Sobrang dilim pa ng ulap. Buti na lang, di tayo nagpalipad ng ibon. Ay nako, huwag sana magtuloy-tuloy ang lakas ng ulan kasi delikado. Mababa yung lugar ng Provident. Although wala na may ibon na natin dito nasa kabila, pero mahirap kasi pagka nag-uulan ng malakas. Ay nako.
ng, okay, put in the pot? Yeah. Okay, let me see. Alright, okay. Okay na ba? Please don't forget to like, subscribe, and share. And thank you for watching, mga ka-SF. God bless.